Zap guys, kumusta po kayo? Ano pong balita? So ngayon, pag-uusapan po natin ang limang bagay na pwede nating matutunan sa ganitong sitwasyon, COVID-19 pandemic. You know guys, some of us know. All of us pala. A lot of negative things running in our minds because of what we see, hear, and experience these days dala po ng COVID-19 pandemic. Probably, you ask questions like this. Ganito na lang talaga ba ang mundo? Matatapos pa ba ang pandemya pa to? Wala na bang awa ang Diyos at hindi pa ito titigil? And you will come out of a conclusion and a hopeless question. May Diyos ba talaga? Actually, sasagutin ko yan mga kapsat later as we go on. Mundo ko'y maingay sa taglay kong pamumuhay. Ngunit tinuldukan ng walang humpay ang kasiyahan kong taglay. Kung isipin ko nga mabuti, itong mundo'y sumasampi. Sa yamang samot sari, bakit ako'y naging asal sawi? Umagay parang takip silim sa iniinda kong isip lalim. Mga kababayan ko'y sumasalamin sa tila rehas na walang hangin. Diyos ko po, patnubayan niyo po kami sa tagong krasay, di sana masawi. Sa iyong tulong kami ay dumadampi na ito'y pagsubok aming mapapawi. Alam niyo guys, marami po tayong matutunan sa COVID-19 pandemic. And I will emphasize to you yung mga importanteng bagay na dapat nating isipin at internalize sa ating mga sarili. The first thing in my list that we can learn from this pandemic is, number one, this pandemic reveals how vulnerable we are. Tama ba? We can't control everything. Kahit na matalino ka, kahit na malakas ka, mayaman ka, lahat yan useless sa mga ganitong panahon. If you have those kinds, probably you will survive longer than those less fortunate. But believe me, it will not last. Tingnan mo ang nangyari sa ibang bansa, mga mayayaman na bansa. Napakarami ang case sa kanila, which in fact, napakayaman na nila nun. Wala yan sa yaman, wala sa pera, nasa tamang disiplina. So doon natin makita na tao lang tayo. We are vulnerable sa mga ganyang sitwasyon. Sabi nga nila, nature balances nature. Hindi po tayo Diyos. Nakakalungkot bang isipin, pero ganun po talaga. We have to fight and never back down. Pangalawa sa listahan ko na pwede nating matutunan dito sa pandemic na ito ay it reveals how unprepared we are, di ba? So hindi tayo prepared sa ganito. Malay ba natin na may ganitong mangyayari dito sa mundo, di ba? So yung mga bansang mayayaman pa talaga ang mas apektado. So ito ang tanong ko mga kapsan, nakapag-prepare ka ba? Ano yung ginawa mo for the pandemic? Nagtanim ka ba para may aanihin ka pagsapit ng tag-ulan? As the old saying goes, expect the unexpected. Sad to say, marami sa ating mga kababayan na hindi prepared sa ganitong epidemya, sa ganitong pagsubok na dumating sa atin. So guys, pray and be prepared always, okay ba? Pangatlo sa listahan ko that we can learn from this crisis is, it reveals how selfish we are. Diba? Sad to say, maraming Pilipino, maraming mga kababayan natin na naging selfish ngayon. To those na may kaya sa buhay, tumulong ba kayo? Example ko na lang po dito sa atin. Sabi ko selfish kasi napansin ko na sa pagbibigay na lang ng tulong sa kapwa ay binibigyan pa ng kulay, which is apektado naman tayo lahat, di ba? I mean, I'm not pointing to anyone, but alam natin, kilala natin kung sino tayo at kilala natin ang ating mga sarili. Kung ano talaga ang inaambag natin sa ganitong sitwasyon sa Pilipinas. Sana hindi po tayo ganun. So nagpapasalamat nga ako kasi naging Pilipino ako eh. Kasi in other countries, guys, pinapriority nila na magamot yung mas productive, mas malakas. Salamat tayo naging Pilipino tayo kasi mahal natin ang bawat pamilya natin. Maski yung matatanda na, inaalagaan natin yan. Unlike sa ibang country talaga na, yan, pabayaan na nila yan. Kasi less productive na eh. Hindi na siya mapapakinabangan. In fact, dito sa Pilipinas, kailangan talaga nating alagaan yan kasi pamilya natin yan. We are family-oriented kasi na bansa. So, pasalamat tayo. Huwag po tayo maging selfish. I-share natin kung anong blessing meron sa atin. At makipag-ambag tayo sa Pilipinas kung ano man yung may tulong natin para sa ating bansa. Para malabanan, mahil ang sakit na ito.
number 4 in my list is it reveals how important to obey rules and regulations. Know what, guys? Hanggang may pasaway sa atin, hinding-hindi matatapos ito. Hanggat may matigas ang ulo, patuloy mamamayagpag ang sakit na ito. We will end up kawawa at devastated kasi hindi ka nag-obey sa rules and protocols na pinapatubad ng government. Maging law-abiding citizen po tayo. Huwag pong matigas ang ulo natin. So kung emergency yan, okay lang. Pero kung hindi naman, na importante, you have to stay at home. Alam nyo guys, the frontliners, the doctors, nurses, hospital staffs, police, military, and other agencies, they are very tired, exhausted, para lang labanan ng sakit na ito. And then, andyan ka, nagpapasaway. Ang hirap, kaya magtulungan po tayo. You have to obey the rules and the regulations. Tingnan mo na lang sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Bumalik ang lockdown. Kaya natin to. Tiisin natin. Malalagpasan natin yan. Oh guys, my last and the most important in my list is it reveals how important our faith in God. So, importante po yung pananalig natin sa Diyos sa mga ganitong sitwasyon. Dito makita or dito mo matutunan sa ganitong sitwasyon na yung faith mo kay God ay hindi nawawala. Minsan yung iba, bumababa, nag-a-unbelief sila kung may Diyos ba talaga o wala. Pero yung iba naman, mas umangat pa yung faith kasi alam nila na pagsubok lang ito. Alam nila, deep in their heart, deep in their mind, that God exists. And alam nila na pag malagpasan natin to, may purpose yan lahat. Gaya ng nabanggit ko kanina guys na nagtatanong tayo, may Diyos ba talaga? And bakit hinahayaan na mangyari ang mga ganitong sitwasyon? Tanungin nyo ako. Hindi ko rin alam. I don't know. Hindi ko rin alam. Kaya nga, nagkaroon ako ng faith kay God na mag-faith pa rin ako sa Kanya. I believe Him despite of what happened, despite of, you know, mga ganitong sitwasyon. Kaya nga may faith na sinasabi. Kasi hindi mo nakikita, hindi mo na maintindihan, pero may faith ka pa rin. Doon, sinusubukan ni God kung sino ka, kung sino tayo sa panahon na ganito. We can't box God. We can't box God. Tao lang tayo. Hindi tayo Diyos. Hindi natin alam. We can't imagine what God really preparing for us. We have to have faith in this kind of situation. Kaya natin to guys. Laban lang. Hindi ka nag-iisa. May Diyos ka. In this time of crisis, it's like we are facing the giants. Sinong nakapanood na sa inyo ng Facing the Giants? Yan, maganda po yan. You know what? We are like David. We are like young David who fought the giant Goliath. With a one stone, natamaan niya dito, natalo niya si Goliath. So, we are like that. You have to always have faith in God. Hindi ka po mawawala. Kaibigan, kaya mo yan. Don't be discouraged. And you know what? We are like young David who defeated giant Goliath. Same to us. We are like young David who will defeat the giant COVID-19 pandemic. Dasal, pananalig, puso. We can't afford to lose and beaten because we are powerful than this COVID-19. We have to endure, persevere, and be resilient in everything. Kasi tayong Pilipino, resilient po tayo. Kaya natin yan. The most important thing is you have to have a tremendous faith in God. We should have to survive. We can't afford to bog down. Now, this is not the time na magmukmuk ka. This is not the time na mawawalan ka ng pag-asa. Na bakit hindi natatapos to? Matatapos pa ba to? Yes, matatapos yan. Lahat ng bagay may katapusan. Isipin mo palagi, hindi ka nag-iisa. Marami tayo. You know, a lot of heartaches in the past. Mga awful na situations, mga uncomfortable experiences na nangyari sa akin. Here I am, still here, never giving up on my dreams, on my life, on my career. I can't afford to lose. I can't afford to give up. Focusing on the things that matters. Guys, alam ko kaya mo. Maybe we should start to reevaluate ourselves. Think of a situation o pagsubok na nilagpasan na natin noon. Make that situation as an inspiration and a weapon to fight. Sayang lang ang pinaghirapan ko noon. Pasan ko na yung situation na yun. Dapat ngayon, lalagpasan ko na naman. Kaya yan. Just don't lose faith.
faith. I will quote you this Bible verse, Deuteronomy 31 verse 8. Sabi niya, He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Isipin palagi natin guys na God has a purpose in every situation. Ang mahalaga guys ay maging positibo tayo. Keep ourselves busy. Maging malikhain tayo sa paglaban sa buhay ngayong pandemic na ito. This is not the world we deserve. Don't give up. Okay guys, so sana po ay may natutunan po kayo and sana may apply natin sa ating susunod na kabanata ng ating buhay. Maraming salamat po sa lahat ng nanood and thank you po pala sa mga nag-comment at nag-like sa mga previous videos po. Shout out nga po sa mga kaibigan natin. Tingnan niyo po yung mga pangalan niyo dito. Tayo sa susunod kong mga videos. Salut po sa mga lumalaban. Salut po sa mga frontliners natin. Salut po sa mga doctors natin. Mabuhay po kayong lahat. May God bless you and see you again. Bye-bye!